Simula nung naibahagi ko ang ruta patungo sa bundok Peninsula na pwedeng maging alternatibong ruta pauwi ng Bicol or Visayas, ating nakita kung ano ang kalagayan ng kalsadahan dito at ating din nalaman kung gaano ito kalayo. At may mga nagtanong kung ano nga ba ang pinagkaiba nito sa Maharlika Highway. Ilang kilometers nga ba ang pagitan ng dalawang kalsadang ito? Kaya sa video ito, ating aalamin kung gaano nga ba ito kalayo kung dito ka naman dadaan sa Maharlika Highway. At ating ding aalamin kung ano nga ba ang kondisyon ng kalsadahan dito. Tara, sabay-sabay natin alamin. Sana samahan niyo po ako muli sa kwento ng aking biyahe. Okay, good morning mga Kamotivation. Balik, kamusta kayo? Panibagong vlog, panibagong video yung gagawin ko ngayong araw na to. So, mapapansin nyo, medyo madilim pa dahil 4:52 ng umaga pa lang. So, nandito tayo ngayon sa may Pagbilao Quezon, sa pinaka-starting point natin, sa may Malikboy. Bali, dito rin ako nag-start nung nag-vlog ako papunta dyan sa may Bundok Peninsula. Ito, sa pakanan natin yan na yung Pabundok Peninsula. So ngayon, nandito naman tayo sa may Maharlika Highway. Dadaan tayo ng Old Zigzag Road para i-compare kung gaano kalayo ang agwat ng dalawang kalsada na ito na pwede maging alternatibong ruta pa uwi ng Bicol. Okay, samahan nyo ako mga Kamotivation. Before dito ako, kumanan ako dito sa Bundok Peninsula na yan, dito sa kanan natin. So didiretsuhin natin to ngayon. Alamin natin kung ilang kilometers tong Maharlika Highway bapos via Old Zigzag Road hanggang makarating tayo sa may Gumaca Bypass Road, dahil doon ako nag-exit before nung galing ako sa Bundok Peninsula. So yun nga, kung napanood nyo hanggang dulo ay meron siyang 71 kilometers mula doon sa pinagsimulan ko ngayon, dahil doon din ako nagsimula before nung pumunta ako ng Bundok Peninsula. So umabot siya ng 71 kilometers. So ngayon, aalamin naman natin dito sa Maharlika Highway, dito tayo dadaan. Hindi tayo dadaan ng mga bypass road or diversion road. Dito kasi pwede tayong mag-diversion road dito, kasi lang mas malayo siya ng 5 kilometers compare dito sa Old Zigzag Road. Okay? Bali, makakasave tayo ng 5 kilometers pag dito tayo dadaan sa may Old Zigzag Road. Okay? Papasok na tayo. Pagdaan niya kasi sa baba, sa may diversion road, nasa 10 kilometers. Dito naman, pag via Old Zigzag Road o Maharlika Highway, meron tayong 5 kilometers lang dito na bago tayo makalabas dun sa may baba, sa may kanto, papasok dito. Okay, samahan niyo ako mga Kamotivation. Papasok na tayo na, nandito na tayo sa may Old Zigzag Road. Yan. So sa oras naman, nagsimula tayo ng 4:52 ng umaga dun sa may Maharlika Highway, sa may entry point ng papuntang Bundok Peninsula. Aalamin din natin ng oras kung gaano din siya kalayo. Before, kung napanood nyo yung Bundok Peninsula ko, ay almost 2 hours, 5 minutes na lang, magto 2 hours na yung naging biyahe ko dun, kasama na yung stopover ng konti at kasama na rin yung konting takbong mabilis tapos takbong mabagal. So dito naman, tamang takbo lang tayo at aalamin din natin siya kung ilang oras, ilang kilometers. Sa gas naman mga Kamotivation, kasi may nag-comment din doon sa vlog ko before, hindi ko na nabanggit yung gas consumption. So meron akong 4 bar bago pumasok dito sa may Old Zigzag Road. So, titingnan natin yung pinaka-comparison ng dalawang kalsada na to na pwedeng maging alternatibong na ruta pauwi ng Bicol or Visayas. Okay, medyo madilim pa nga lang, kaya tayo makapag video ng maganda-ganda dahil madilim pa. So, at least makikita nyo rin kung ano din ang kalagayan ng kalsada dito pag dumaan kayo na madilim pa dito sa Old Zigzag Road. Yeah.
Gusto ko lang ma-share din sa inyo para meron din kayong idea kung gaano to kalayo na All Zigzag Road kung dito kayo dadaan. Ayan, paakit na tayo. Ayan, oh, medyo madilim pa nga. Hindi pa yata siya masilayan yung All Zigzag Road. Ayan. So, gumamit din ako ng Google Maps kasi para malaman din ng ibang viewers natin, kasi meron ding mga nagre-request or nagsasuggest sa vlog ko na lagyan ko din daw ng mapa yung dinadaanan daw para alam ng mga baguhan sa daang ito. Kung sakaling first time meron na gustong dumaan dito, merong idea. Sundan lang natin si Google Maps para makita natin. Yan. Actually, hindi naman to nakakatakot dumaan dito eh. Kasi yung iba kasi, siyempre, kanya-kanya tayo ng diskarte sa pagda-drive. At kanya-kanya tayo ng pakiramdam sa pag-ano, di ba? Pagbabiyahe. Kung saan tayo komportable, doon tayo, di ba? O baga, option nyo lang naman kung gusto nyo dumaan dito, pwede rin kayo doon sa may diversion road sa baba. Kung gusto nyo dumaan doon sa baba. Yun nga lang, mula doon sa may entry point ng All Zigzag Road, nasa 10 kilometers. Kaya medyo madadagdagan lang yung oras ang biyahe nyo at layo. Dito kasi, pag dito tayo, nakabanggit ko nga kanina, ay 5 kilometers lang to. Ay, teka lang mga motivation, sorry. Hindi ko pala na zero yung kilometers ko. Sige, zero ko muna mga motivation. Sorry. Hindi natin maiko-compare. Okay, naka-zero na siya. Di ko lang alam kung makita sa camera kasi medyo madilim pa at maliwanag yung gauge ng ano natin, yung panel natin sa motor. Okay, zero na siya mga motivation. Okay. So, mamaya mag-adjust na lang tayo or sa tansya naman natin, nasa kalahating kilometers na yung tinakbo natin. Yan. So, hindi ko siya na zero agad dun sa may ano, entry point. So, wala pa naman sa ano, isang kilometer siguro yung nabante ko. Yan. Di lang natin na i-zero yung kilometers natin. Pero malalaman naman natin yan mamaya pagka nandun na tayo sa may gumaka. Doon na lang tayo mag-estimate or mag-adjust kung base sa tinakbo ko kanina. Di naman kalayuan pa yung ano, tinakbo ko mula doon sa may entry point ng papuntang Bundok Peninsula hanggang sa makaakyat tayo doon sa may taas ng Zigzag Park. Ayaw atin muna ng Old Zigzag Road. Okay, let's go! Medyo madilim nga lang. Pero alam ko dito, meron na dito straight light sa may bandang baba. At yung mga solar na straight light eh. Kasi before nung dumaan ako dito, parang meron ako nakita eh, doon sa pangalawang lusong. Tingnan natin mamaya. Ito na yung Atimonan Zigzag Park dito. Marami din dito nag-stopover para magpahinga, kumain dito. Yan nga, naikwento ko rin na merong bundok dyan na inaakyat yung mga pinagbandirahan. Dito lang, doon kayo mag-register sa taas. Yun, sa taas ng building na yon, sa second floor. Doon kayo mag-register para masamahan kayo ng tour guide paakyat ng mga pinagbandirahan. Yeah. Oh, nagbiblink yung ano ko, susi. Mahina na siguro yung battery na naman. Kung nakikita nyo nagbiblink mga motivation sa panel ko, ay ano, yung sa susi. Eto. Okay, stop over dito dahil nga bigayan ng aakyat saka yung lulusong. Okay, go na. Matindi rin kasing ano na to, kurbada. Grabe lusong nito. Ooh!
Kaya kailangan talaga magbigayan kasi magkakos ng accident or mabitin yung ano, aakyat or di ba, kailangan bumuelo. Ito mga motivation yung may street light dito sa may bandang baba. Doon sa may taas, hindi, wala pa siya. Pangit nga lang yung kalsada dito sa part na to. Ah, hindi pala siya ano, solar, no? Ay, ito may ongoing mga motivation, no, na tinatayo. Yung mga poste na bago. Solar siguro yan, wala. Mga solar, na street light. Hindi pa siya gumagana. Ongoing pa lang. Okay. Dito masarap dumaan. Alam mo kasi yung pakiramdam na ano, yung talagang mararamdaman mo yung tunay na biyahe pag dito ka dumaan. Exciting ba pag dito ka dumaan sa may old zigzag road? Yeah! Doon nga sa kabila mga motivation sa may bundok peninsula. Okay, okay din doon. Nga lang kung hindi kayo nagmamadali, doon pwede kayo dumaan doon kasi ang ganda ng kalsada nila doon. Di malubak. Tapos nga, panibagong tanawin na naman makikita nyo kung sawa na kayo dumaan dito sa may Maharlika Highway or sa Timonan Zigzag Road. Mas okay rin dumaan doon para maiba naman yung ruta ng biyahe nyo, di ba? Kung hindi kayo nagmamadali sa biyahe nyo, gusto nyo yung experience ng kalsada doon, maganda dumaan doon. Tapos pwede kayo mag-stop over ng mga dagat doon. May mga beach resort doon, mga gaganda, lalo sa bayan ng Unisan, Quezon. Maganda ang dagat doon. Okay, nakalabas na tayo mga motivation dito sa may Maharlika Highway. Dito na sa may going to Atimona na tayo. Yan. Okay, time check tayo mga motivation ay 5:08 na ng umaga. Bali na sa ano lang tayo naka sa loob, ah, sa 8 minutes ganun. Or 10 minutes ata kasi 4:52 ako pumasok. Okay. Ah, nasa 15 minutes lang din yung biyahe sa taas ng Old Zigzag Road. Going to Atimonan, Quezon na tayo. Okay. Binabaybay natin yung Maharlika Highway. Lumiliwanag na. So far, maganda yung kalsada ngayon dito, ah. Hindi masyado malubak. Bali, pinatay ko muna mga motivation yung Google Maps ko para hindi sayang yung data. Baka kasi mamaya maubusan tayo ng data. Misa kasi pag nagpapalipad ako ng drone, naglalag out yung account ko sa application ng DJI. So kailangan natin mag-register doon ulit para, or i-log in yung account para makapag gamit tayo ng ano, ng application nila. Okay. Bali, binabaybay pa rin natin yung Maharlika Highway. Going to Atimonan, Quezon tayo. Para hindi natin masayang yung data natin. Baka mamaya bigla tayo maubusan. Yeah. Ewan ko lang kung na-experience nyo rin yan sa ay mga motivation, kung na-experience nyo rin yung ano, papalipad kayo ng drone or may drone kayong gamit na nag-log out siya pagka matagal ng, halimbawa 1 week or 2 weeks na hindi mo ginagamit, nag-log out yung account mo sa application ng DJI. Yun nga, kung wala kang data, hindi ka makapag-log in. Okay, traffic, oh. Ano kaya meron? Ah, baka may sirang kalsada lang sa unahan or ongoing construction. Kasi malawak naman sa unahan, oh. Oo nga, ongoing construction. Naka one way pala sa part nito.
Dito muna tayo. Lakas ng motor, oh. Dumiretso. Okay, go na daw. Go na. Sakto. Okay, ongoing construction pala yung mga kalsada dito ngayon. Maganda, di ba? Oh, yan, oh. Nire-refer yung ano, malulubak. Dito kasi sa part na to, mayroon may mga portion na malalalim, malubak dito sa may Atimonan. Pag lalo na pag sunod-sunod yung ano, araw na pag-uulan. Grabe. Lalim ng mga uka ng kalsada dito. Ala, lalim nun. Lagapak yung nasa natin. May mga ongoing construction dito mga motivation sa may ano, papuntang Atimonan. Lalim mo, may CX, lumagapak. May mga portion na rinirepair yung kalsada. Kaya may mga one way. Okay. Malapit na tayo sa bayan ng Atimonan. Bali mga ka-motivation, natatandaan ko tong gasolinahan na to. Ito na ata yung barangay Tagbakin. May vlog ako dito mga ka-motivation sa may dito sa may unahan, ituro ko sa inyo. Ito stopover lang tayo ng konti. Ito mga ka-motivation yung pakaliwa, oh. May vlog ako dyan, yung Atimonan to Maowan Road, ito. Yan. Bali, nag-vlog ako dyan before, siguro 2 weeks ago. Na ibahagi ko sa inyo yan. Panoorin nyo mga kamotivation sa channel ko. Bali, thank you dahil 200,000 mahigit views na siya. 230,000 ata. Marami ang nanood. Okay, welcome to Atimonan. Ayan. Lawak ang kalsado ngayon, no? Wala masyadong nadaan. Maaga pa kasi. Okay, nandito na tayo sa Atimonan, Quezon. Sarap magmotor. Wala pa tayo halos nakakasabay sa daanan. Ayan. Ito na, ito na yung pinakasentro ata nila. Ito na. Ito na yun. Atimonan, Quezon. Ayan, kakaanan na tayo dito going to Bicol. Ayan, oh. Bicol. Gumaka. Dito tayo. Oh! Masisilayan na natin ang ganda ng dagat dito. Kasi tabing dagat tayo dadaan. Nandito na tayo sa may bandang tabing dagat. Dito sa unahan, madadaan na natin yung tabing dagat dito. Yan o, may mga signings naman. Kung sakaling babiyahe kayo ng Bicol, Bicol, Gumaka. Yan. Ito na. Wow. Meron ditong tigilan mga motivation, no? Yung gilid ng dagat. Gigilid lang ako para ipakita ko sa inyo. Yan, dito. Eto. Sarap din tumambay dito. Yan. Ito pala yung ano, fish port ng Atimonan. Bali mga motivation, may drone shot ako dito nung umuwi ako ng Bicol before. Ipakita ko sa inyo. Pakita ko yung drone shot. Eto. Ito yung pinaka fish port nila, makikita nyo. Yan, ito yung drone shot natin dito nang umuwi ako nung August ata yun, nakaraan. Last year. Yan, ito yung drone shot natin dito sa may fishport ng Atimonan. Tapos yung, yan, makikita natin naman yung bayan nila. Dami dito, yung sa drone shot nakikita natin. Mabahay din pala dito, nakikita natin sa drone shot natin. Okay, let's go na. Di na tayo magda-drone dahil may drone shot naman ako dyan before. Okay. Pwede kayo magpahinga dito.
Okay. Oh. Let's go na tayo. Sa lahat pala na nagpapa-shoutout, mga kababayan. Hindi ko na maisa-isa yung mga pangalan dahil nga medyo marami ang nagpapa-shoutout, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Sorsogon. Sa promise namin sa Sorsogon, yung mga nakasubscribe sa atin, yung mga taga-subaybay ko na kababayan natin, ay sa shoutout pala sa inyo lahat. Tapos sa iba naman na iba natin subscriber na nagpapa-shoutout. So hindi ko na maisa-isa dahil medyo marami. At eto na pala mga kamotivation, yung sirena. Ito, ano, yung sirena na nakaupo sa bato dito sa Atimonan. Ayan, nakikita niya siya. So yun nga, i-shoutout ko lang po kayong lahat. So maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel ko. Dahil nandiyan kayo para suportahan ang mga ina-upload kong video. So sa lahat na nanonood, maraming salamat po sa inyo lahat. Tapos sana huwag kayong magsawang suportahan ang channel ko para mas lalo pa siyang mag-grow. Dahil hindi pa naman tayo katagalan sa vlogging, patuloy tayo na gumagawa ng improvement para mapaganda pa lalo ang channel ko. Mapaganda pa lalo yung channel ko. So salamat sa lahat na nagsasuggest para mas lalo pang ma-improve yung video ko. So salamat sa inyong lahat sa suporta nyo. Okay. So sa mga kababayan kong Bicolano, yan, salamat sa inyo. Bicolano, sa mga taga Bicol. So maraming salamat mga kababayan, o sa lahat na kahit hindi Bicolano, sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat. Oh, ganda. Yeah. Ganda ng dagat to. Ito na mga motivation, oh. Welcome to Plaridel. Ito na, oh. Yan, oh. Diba? Parang iksilang ng pagitan nila. Pero malaki ang bayan ng ano, Atimonan. Parang iksilang ng pagitan ng boundary. Tapos dito naman sa Plaridel, yan lang, maiksi lang dito Plaridel. Tapos tatawid ka na agad ng Gumaka. Yan. Yeah! Ay, nako. Ah! Lalim. Lalim ng mga uka. Medyo malubak lang dito. Medyo ano yung kalsada. Mapapatalbog ka talaga eh. Napadighay tayo dun eh. Dahil na lumak-lumak. Yan, eto na. Dito rin, masarap din mag-stop over dito. Yan, oh. Tabing dagat, oh. Wow, sa ganda ng ano, oh. Sunrise, oh. Ah, pakaganda ng sunrise. Wow. Sumisikat na si Haring Araw. Napakaganda. Yan, oh. Kaya paborito din tong ano eh, tigilan ng mga ano motorista ito. Yung tabing dagat. Okay, Gumaka, Quezon. Ito na, yung isda. Ito yung patalandaan na nasa Gumaka, Quezon na tayo. Yung ang iksilang ng Plaro del Quezon. Para, di ba? Naibukod lang siya sa Atimonan. Wow, ganda, oh. Ayun, oh, may nag-exercise pa, oh.
Hindi na tayo magda-drone dahil medyo maraming umakasa dito. Yung part nito. Dito, masarap mag-stopover. Daming kainan, helera na yan. Meron akong drone shot dito mga ka-motivation. Ito, ipakita ko sa inyo. Yan. Dito yan, sa kahabaan nito. Ang daming bihayro. Ayan, nakikita yung sa drone shot natin. Ito yung kahabaan ng Maharlika Highway na binabaybay natin dito sa may gumaka. Dito sa may maraming kainan. Ayan. Hindi lang basta-basta nakakapagpalipad dito dahil ang daming uwak kasi dito na lumalayaw-layaw. Baka mamaya ay dagitin yung drone. Ayan o, di ba? Makikita natin, left side, right side. Talagang marami ang nagpapahinga dito. Ang dami kasing kainan dito. Tapos maganda rin ang spot mo na pagtitigilan dahil tabing dagat. Mapresko. Lalo ngayon, no? Napaka-aga pa. Hindi pa masyado ramdamang init. Ang ganda ng sunrise, oh. Wow! Yan. Lapit na tayo. Ito, nakakatakot din yung rilis na to. Pag hindi nyo kabisado yung daanan, mabubulaga ka na lang dito. Yeah. Kaya mag-iingat din kayo doon mga ka-motivation kung sakali napapadaan kayo dito. Malapit na tayo sa may Gumaka Bypass Road. Di bali mga ka-motivation, hindi tayo dadaan ng Gumaka Bypass Road. Kasi yung Gumaka Bypass Road, kung napanood nyo sa vlog ko na nakaraan, mula sa entry point hanggang sa makalabas din doon sa may bypass road, sa may Maharlika, ay nasa 12 kilometers. Kung dito tayo dadaan sa may Maharlika Highway lang, bye-bye lang natin tong bayan ng Gumaka, 9 kilometers lang. Bali, makakasave tayo ng 3 kilometers. Kaya dito muna tayo dadaan sa may bayan para makita natin kung traffic ngayon dahil balita kalsada doon, laging matraffic, kaya iniiwasan doon ng mga biyahero. Titignan natin kung ano ang condition sa mga oras na ito, kung ganitong oras kayo dadaan. Ito mga motivation, oh. Pag kumanan kayo dyan, yan na yung bypass road na ang Gumaka Quezon. Kaso lang, ang mga pwede lang dyan, yung mga light vehicles lang dahil masyadong matarik yung kalsada dyan. Ayan. Bawal yung mga truck dyan, yung mga bigat ang karga. Bali, pag dito kayo magsimula, hanggang sa makalabas kayo doon sa may Maharlika Highway, bali, 12 kilometers yan mga motivation. So, dito tayo dahil 9 kilometers lang to. At aalamin din natin ngayon kung matraffic nga ba dahil nga laging matraffic din sa bayan ng Gumaka. So, sa mga oras na to, malalaman natin kung ano yung status. Kung matraffic ba or hindi naman gaano. Yan, malalaman natin yan dito. Mas para sa akin, ha, kahit na mayroon siyang difference na 3 kilometers, para sa akin mas okay pa rin talaga sa Gumaka Bypass Road dahil dire-diretso yung biyahe mo doon, hindi ka matatraffic. So depende naman sa inyo yan kung saan nyo gusto. Option nyo kung saan kayo dadaan. Baga, bibigyan ko lang kayo ng idea para kung sakaling gusto nyo mag-rides papunta dito or uuwi kayo ng Bicol or Visayas, meron kayong idea para sa biyahe nyo. Masarap kasi yung nagmumotor ka na kahit papaano sa video or napapanood mo, napapamiliarize mo na yung daanan or nagkakaroon ka ng idea kung gaano siya kalayo. Oh yeah, may mga portion lang dito mga ka-motivation na malalim ang lubak. Ito tulad dito. Lalim nito, oh. Talaga delikado rin lalo pag gabi kayo mapapadaan dito. Medyo may mga portion na malalalim ang lubak ng kalsada. Kaya mag-iingat din kayo pag halimbawa madilim pa kayo dumaan dito. Yeah.
So far hindi pa tayo masyado na sa traffic, yung maganda pa yung usad dito, tuloy-tuloy pa. Ewan ko lang pagdating dito sa may bayan kung babagal yung usad ng traffic. Yan, oh. Balit lang kasi yung kalsada dito. Ay, eto na. Ito na nga, mga motivation, oh. Ayan, traffic na, ayan. Pagka nagkataon kasi na makakasabay mo dito yung mga ano, mga truck, mga bus, yeah, wala na. Yan, traffic na, oh. Regular days lang ito, mga motivation, na hindi yung talagang ano, uwian ng mga turista or vacationista. Ano? So, tumutukod kasi traffic talaga dito. Kaya kung gusto nyo hindi ma-traffic, doon na lang kayo dumaan sa bypass road. 3 kilometers lang naman ang difference nito compare doon sa bypass road. Yeah. Sayang kasi yung kalsada doon, no. Hindi pwede dumaan yung mga ano, malalaking sasakyan. Lalo yung mga mabibigat ang karga. Masyado kasing matarik. Kung maganda sana yung pagkakapatag noon, di ba? Mas malaking ginhawa, at least lahat ng mga truck hindi na dadaan dito. Kaso lang, wala silang choice kundi dadaan talaga dito dahil nga hindi kinakaya umahon doon. At syempre pagpalusong din, gamit-dami na accident doon, nabalikwas yung mga truck. Hindi masyado ano, patag, masyadong matarik. Tulad dito, yun ba? Yung mga sa unahan natin, yung malalaking truck na yan, no? Kung okay sana yung pagkakagawa doon ng kalsada, yung patag talaga siya. Diba? Mala ano na to, makakaiwas na sila dito. Doon na talaga sila. Ito, oh. Parang ano eh, ito yung liko dito na ito yung hindi ko malimut-limutan na lugar na to eh. Pag bumabiyahe kami ng ano, Maynila dati na nakabas. Ayan, oh, diba? Kalalaki. Instead na dapat sa bypass road yung mga ganitong klaseng sasakyan. Aso, hindi eh. Kailangan. Dito talaga sila dumaan eh. Sayang yung ano, may pass road kasi hindi madaanan ng malalaking truck. Yun lang nga, opinion ko lang po yun dahil nga kasi karamihan sa nadadaanan nating bypass road, pag sinabing bypass road, daanan talaga yan ng mga malalaking ano, sasakyan para ma iwasan ang volume ng sasakyan sa mga bayan-bayan, diba? Alalaki oh, dito na daan sa bayan. Kaya magkukus talaga ng traffic eh. At pansin nyo rin na medyo may mga part na sira yung kalsada. Ito, dahil nga syempre kalalaki ng mga truck na nadaan dito. Ito, masisira talaga siya. Pero may mga bako-bako. Okay. Let's go. Overtake na tayo dahil kalalaki na nakakasabay natin.
Bumabagal talaga yung usad ng traffic pagka yan, nagsabay-sabay yung mga malalaking sasakyan, mga truck, mga bus. Opya. Yeah. Yeah. Okay. Meron tayong nakikita ng mga nakamotor din na biyaheng probinsya. Marami kasi nag-uuwian din ngayon dahil piyestahan ngayon sa probinsya eh. Ito na mga motivation, oh. Dito natin malalaman. Dito kasi ako before nag-check ng kilometers galing sa Bundok Peninsula dito sa kanto na to. Yan. Okay. So, time check tayo ay 6:02 ng umaga. Bali, umalis tayo kanina doon sa may entry point ng papuntang Bundok Peninsula ay 4:52 ng umaga. Bali, mag-aalas 5. So, ang biyahe natin mga motivation ay nasa almost 1 hour and 15 minutes lang. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko, mula na naman sa entry point, papunta naman dito makalabas, galing tayo ng Bundok Peninsula ay kulang-kulang siya ng 2 hours. So, makakaalis ka ng almost 1 hour pag dito ka dadaan. Okay? So, check naman natin yung kilometers kung ilan ang tinakbo natin. So, mapapansin nyo mga ka-motivation, meron na tayong 42 kilometers mula dun sa entry point hanggang dito sa may bypass road ng Gumaca. Bali, kung dito naman sa Bundok Peninsula ay 71 kilometers. So, ang difference niya mga ka-motivation ay less natin ang 71, nasa 28 or 29 kilometers. So, 29 kilometers mga ka-motivation ang difference niya mula doon sa may entry point hanggang dito. Kasi, meron lang tayong 42. So, pag niless natin sa 71, ay meron lang tayong 29 kilometers. So, yun lang mga motivations. So, nasagot na yung katanungan ng iba at nalaman ko na din kasi hindi ko rin siya alam kung gaano siya kalayo. So, meron nagko-comment na iba na ganun nga nasa hindi ko lang matandaan pero ngayon nalaman natin na 29 kilometers lang. So, sa gas consumption naman, meron ako kaninang 4 bar. Tapos nabawasan lang siya ng isa. So, kanina pala, nag-zero ako ng kilometers sa taas na ng old zigzag road pagka-akyat natin. So, siguro nasa 30 kilometers ang difference niya. So, kasi nga, almost 1 kilometer na rin siguro yung nadagdag dahil nga nandun ako kanina sa entry point. Tapos, umakyat ako ng taas. So, din ko na siya na zero. Nalimutan ko kasi. So, yun lang mga motivation. Bali, nagkaroon na kayo ng idea mula doon sa may entry point. So, hindi na tayo nag-ano ha. Hindi ako pumasok ng mga bypass road. Hindi ako nag-diversion road ng old zigzag road. Hindi ako pumasok dito sa bypass road. Bali, kung dadaanan nyo parehas yan, madadagdag sa kilometers nyo, nasa 8 kilometers ang madadagdag. Kasi, ang difference kasi ng old zigzag road, tapos sa may diversion road ay 5 kilometers. Pag dito naman sa Gumaca bypass road at bayan ay 3 kilometers. So kung dadaan kayo doon, madadagdagan yung 29 kilometers nyo ng 8 kilometers. Kaya mag-aabot kayo ng 47, mga ganun yung magiging agwat. So ang ginawa ko kasi, hindi tayo pumasok at nag-hardly ka highway lang ako. Kaya 29 kilometers lang yung pagitan nila. So, yun lang mga motivation. Sana na-explain ko ng ayos. Masyado napahaba na yung explanation ko para kahit paano magkaroon kayo ng idea. So, yun lang. Hanggang dito na lang mga motivation. So, abangan nyo yung susunod kong vlog dahil gagawa tayo ng ganitong klaseng video. So, maraming salamat sa suporta kung nakarating ka dito sa dulo. At sana nagkaroon ng idea ikaw, sa panonood ng video ito, kung gusto mo magbiyahe ng Bicol, alam mo na kung ano ang pagitan at ano ang klase ng kalsadahan na madadaanan mo. Maharlika Highway versus Bundok Peninsula. So, yun lang. Paalam mga motivation. Kita-kita tayo sa susunod kong video. Thank you sa pagsuporta. So, bye-bye!